Hello everyone, welcome to our Criminal Law and Procedure mini lecture series. Ang topic po natin in this video ay tungkol sa crime of bigamy. Sa ilalim po ng Article 349 of the Revised Penal Code, the crime of bigamy is committed by any person who shall contract a second or subsequent marriage while validly married to another. Upang masabi po natin na nakomit ang crime na bigamy, ang mga essential elements po ay ang mga sumusunod. Una, ang offender ay legally married, meaning may asawa na siya at sila ay kasal. Pangalawa, hindi na-dissolve legally ang kanyang kasal sa una niyang asawa. That means, hindi na-annul ng korte yung kasal nila o na-nullify o na-declare as null and void. Kung absent man ang kanyang asawa, walang judicial declaration of presumptive death. Ang ibig sabihin po ng judicial declaration ay dapat may deklarasyon mula sa korte na pwede nang i-presume na patay na yung absent spouse dahil sa tagal at circumstances ng kanyang pagkawala at may requirements po dito ang batas. Pangatlo, nagpakasal siya ulit sa iba, meaning nag-asawa siya ng iba. Pang-apat, parihong kumpleto sa essential requisites of a valid marriage ang unang kasal at ang ikalawang kasal. As regards the second marriage, valid din dapat ito except for the fact na bigamous marriage ito. The question is, paano kung void naman yung first or second marriage? Pwede ba itong maging depensa ng isang akusado sa kasong bigamy? Dahil kung tutuusin naman po kung void o invalid ang isang marriage, it is as if walang kasal na nangyari. In other words, inexistent po ito. Bago po ang desisyon ng Supreme Court sa kaso ng Pulido versus People of the Philippines, hindi po pwedeng gamitin depensa ng akusado na void o invalid ang kanyang first or second marriage. Hindi po siya ang magsasabi kung valid ba o void ang kanyang kasal. Hindi niya pwedeng i-assume na total invalid naman yung kasal ko, sa una kong asawa, pwede akong magpakasal ulit at hindi ako liable for bigamy. No, kailangan niya munang ipadeklara sa korte na null and void ang kanyang kasal bago siya magpakasal ulit. Otherwise, liable siya for bigamy. Nakasaad po kasi sa Article 40 ng Family Code of the Philippines na pwede mo lang ma-invoke ang nullity ng iyong previous marriage for purposes of remarriage, meaning magpapakasal ka sa iba. Kung may final judgment na nagdideklarang void ang previous marriage mo. In other words, kung nagbabalak kang magpakasal sa iba at alam mong may basihan ka sa ilalim ng batas, ipadeklara mo muna sa korte na null and void ang una mong kasal. Kung nagpakasal ka ng walang judicial declaration of nullity sa first marriage mo, magiging liable ka for bigamy. Pero yun po ang dati, nagbago na po ngayon. Noon pong July 27, 2021, ibinaba ng Korte Suprema ang desisyon nito sa kasong Polygamy versus People of the Philippines kung saan napawalang sala ang isang akusado sa kasong bigamy. In that case, habang nililitis ang kanyang kaso sa trial court for bigamy, nagkaroon ng desisyon sa kanyang civil case kung saan idineklara ng korte na null and void ang kanyang kasal sa kanyang unang asawa on the ground na ikinasal sila ng walang marriage license. Sabi po ng Supreme Court, a void ab initio marriage is a valid defense in the prosecution for bigamy even without a judicial declaration of absolute nullity. So yung desisyon ng korte na nagdeklarang void ab initio o void from the beginning ang kanyang first at second marriage ay pwedeng gawing depensa sa kanyang kasong bigamy. Upang magkaroon po kasi ng bigamy, dapat valid yung unang kasal. Remember the elements of the crime of bigamy na na-take up natin kani-kanina lang. Ang sabi ng Supreme Court sa Polygamy versus People, kahit nahuli na ng madeklarang void ab initio ang unang kasal niya, it doesn't matter dahil legally speaking, walang kasalan nangyari. Inexistent ito from the very beginning. In other words, with or without a judicial declaration of nullity of the first or second marriage, pwedeng magpresenta ng ebidensya ang akusado sa kanyang kasong bigamy na magpapatunay na void ab initio nga yung kasal niya. Again, ito po ay sa kadahilanang ang marriage na void ab initio ay kinoconsider na hindi nangyari and there is no marriage to speak of in the first place. Dagdag pa ng Supreme Court, hindi pwedeng gawing basihan ang Article 40 ng Family Code sa requirement ng judicial declaration of nullity ng previous marriage dahil requirement lang ito kung magpapakasal siya ulit. Hindi dapat i-extend ang application nito sa kaso ng bigamy. So, in the Polygamy case, walang bigamy dahil kulang o hindi kumpleto ang essential elements ng crime.
Ang existence ng prior legal o valid marriage ay essential element ng crime at dahil hindi valid ang first marriage ng akusado dahil ikinasal sila ng walang marriage license, that essential element is missing. Napakalaki ng impact po ng desisyon na ito dahil pagtalikod o pag-abandon na po ito ng mga naging desisyon ng Supreme Court sa mga kasong pinag-aralan ng mga lawyers at mga students sa law school for the past years. Please take note na ang pinag-uusapan po dito ay void marriage, hindi voidable marriage. In the case of voidable marriage, kailangan pa rin ng order from the court na nag-a-annul dun sa voidable na kasal. Dahil kung ang void ab initio marriage ay itinuturing na non-existent from the beginning, ang voidable marriage naman po ay considered valid until annulled. Paano kung ang second marriage ay na-solemnized abroad? Meaning ang isang taong kasal na sa Pilipinas ay nagpakasal sa iba habang siya ay nasa ibang bansa. Can that person be held liable for bigamy? Sa ilalim po ng territoriality principle ng criminal law, walang jurisdiction ang Philippine courts sa mga krimen na nakomit outside of the Philippine territory, maliban po doon sa mga crimes na naka-enumerate sa Article 2 ng Revised Penal Code. Hindi po kasali doon ang bigamy. By contracting another marriage sa ibang bansa, nangyari yung essential element ng crime of bigamy outside of the Philippine jurisdiction. Kaya hindi siya pwedeng ma-prosecute for bigamy in a Philippine court. In the crime of bigamy, pareho pong makakasuhan yung nagpakasal kahit may subsisting marriage pa siya at yung pinakasalan niya. Pero, maaaring maging depensa ng second spouse o ikalawang asawa na hindi niya alam na married na pala yung pinakasalan niya. Question: liable ba for bigamy ang taong ikinasal na in a civil marriage sa kanyang unang asawa at pagkatapos ay nag-convert siya sa Islam upang makapag-asawa ulit? Ang sagot po ng Supreme Court in the most recent case of Malaki versus People of the Philippines ay oo, liable pa rin siya. Ang isang partido sa isang civil marriage na nag-convert sa Islam at nagpakasal sa ikalawang asawa niya, kahit na subsisting pa rin yung first marriage niya, ay guilty for bigamy. Parehong guilty din ang ikalawang asawa. Hindi sila absuelto sa criminal liability for bigamy by simply converting to Islam. Contrary to common belief, maging ang isang Muslim under the Code of Muslim Personal Laws of the Philippines o PD 1083 ay hindi pwedeng mag-asawa ng pangalawa, pangatlo o pang-apat maliban po kung ito ay under exceptional circumstances. At pinapayagan lamang ito kung ang isang Muslim ay may kakayahang kampanan ang kanyang tungkulin sa equal companionship at just treatment na iniuutos ng Islamic law. At may formal requirements din ito katulad ng consent ng unang asawa o patnugot ng Shariah court. I will see you in my next video. Ingat po kayo!